So, quick update lang po tayo sa mga development sa Ikbulaga. Kanina po ay ni-report din ni Christopher Min na posibleng kunin ng tape si Bayani at Bayani para maging bagong host ng Ikbulaga sa GMA7. Kasi po, galing si Bayani doon sa tropang LOL, yung LOL daw ay lilipat sa Net25, sila yung magiging noontime show doon. Pero wala naman daw kontrata itong si Bayani. Kaya posible po talagang lumipat po siya dito sa Ikbulaga sa tape kung sakaling kunin na siya nitong mga magkakapatid na haluso. So, imagine si Bayani at Bayani nag-8-8 doon sa Ikbulaga. Truly weird. Hindi mo ma-imagine talaga, di ba? Dati siya yung nakakatapat doon, yung mga 8-8 ganun. O tapos ngayon, doon na siya sa Ikbulaga ng team na of course ay binabash ng maraming tao. At syempre, si Bayani hindi po makakaligtas sa pambabash ng marami pong mga fans ng original TVJ na tinatawag po na legit Dabarkan. So, yan ang magiging posibleng sitwasyon po dyan. Sa akin naman, sa part ng tape, kung pumayag si Bayani, malaking hire itong si Bayani at very good positive development po yan para sa kanila. Kasi totoo naman na nakakatawa itong si Bayani kahit saan mo ilagay. At lahat na nagsasabi, lahat na nakakilala sa kanila sa showbiz, mabait ang puso ng isang Bayani at Bayani. So, ang request naman nila itong mga host, huwag nang i-bash at huwag nang idamay dahil sila nga lang naman po ay naghahanap lang ng trabaho para po sa kanilang pamilya. Ang karagdagang report, posible po kaya na ang pangalan ng show ng TDJ ay This Is It. Okay, parang This Is It pero Eat, pagkain, parang Ikbulaga. So yun po ang usap-usapan ngayon at ni-report po sa pep.ph na narinig daw po ng kanilang mga reporters na posibleng maging pangalan ng bagong Ikbulaga kung hindi po nila makukuha kaagad yung pong Ikbulaga na trademark. Ang sabi ni Tito Soto, still contemplating nung tanongin daw siya nung mga reporters ng PEP tungkol po sa This Is It kung ikokompirmang yun. Hanggang ngayon po, yun pa rin po ang pinaghuhulaan po ng mga tao ano kaya yung posibleng ipangalan kung hindi po Ikbulaga. Ako ulit, ulitin ko, ang boto ko buong bansa, Ikbulaga, yun po yung sa akin. Pinahaba lang para at least makalusot doon po sa mga trademark doon sa tape. Kanta naman yun eh. Diba? Ang may-ari ng kanta, si Vic Soto. So, doon po galing po yun. So, sa akin, baka makalusot yun. At hindi ka pa masyadong lalayo. Kasi pag This Is It, aalisin mo yung Bulaga. Diba? So, parang medyo malayo na siya doon sa Ikbulaga. At parang medyo lalayo naman doon sa talagang ano, parang sinusuko nila yung pong pangalan doon sa tape, diba? So ako naman, gusto ko kasama pa rin yung Eat tsaka Bulaga. Gagawin nila, ano, it's a surprise, diba? Para hindi, para Bulaga, surprise. Hindi, joke lang po yan, medyo corny joke. Pero anyway, lumalabas po sa mga news, sinabi din ni Tito Soto na expected nila na July 1, Sabado, or July 3, Lunes, yung pong posibleng pag-ere nila ng Tito Vic and Joey dyan po sa TV5. Big expectacle yan. Ang tanong, will they try to go to a different venue or dyan na po sa TV5 na base kaagad o sa HQ kaagad, or subukan po nilang mag-araneta kolisiyum po ulit as a show of force para po dito sa tape pakita sa kanila na kami ang lehitimong Dabarkads at hindi kayo dyan sa GMA7. So yan po ang quick update lang po natin. Okay, so medyo tahimik lang sa ngayon pero nagsisimula na uminit lalo po pagparating na po ito pong bagong programa ng This Is It ng original Dabarkads TVJ dito po sa TV5. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Please subscribe to Models of Manila FM on YouTube. Bye-bye.